So, siguro pahiram lang o kaya bigay ng magulang. So, sa akin, talagang ano yan, katas yan ng hard work dito sa business. So, imagine ko po yung pinagsimulan yan. Pinangutang ko lang yung pang-join ko, di ba? So, parang wala my talaga guys. akong perang nilabas. Ginamit ko yung pera ng ibang tao para makapagsimula ako sa negosyo. So, sa buhay, naniniwala ako na talagang napaka-importante ng diskarte. Pero syempre, as long as alam naman natin na yung diskarte natin ay tama, wala naman tayong inaagrabyado o inaapakan na tao. So, maganda definitely ang magiging balik sa atin. So, ayan po, isa yan sa mga favorite quotes ko. Your story is your message to the world. Make sure it's inspiring. So, syempre, ano, isang beses ka lang dadaan dito. Yung buhay mo ngayon, isang beses lang yan na dadaan. And naniniwala ako na we all have an abundant God. Kahit Muslim ka man, so si Allah. Diba? Kahit sino man yan na tinuturing mo na God, we all have an abundant God. So, meaning to say, kailangan mo lang talagang hingin at ibibigay sa'yo. Parang kagaya yan sa mga first-timers na nandito, siguro hiniling mo talaga na magbago yung buhay mo. Kaya ito, ka nandito sa Zoom event. Kaya nga nandito ako sa and Zoom. And nasa sa'yo na, sabi nga kung pinanganak kang mahirap, hindi mo naman nakasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap, dun na siya naging kasalanan. Because you have your whole lifetime to make your life inspiring, di ba? Maraming mga opportunities na kagaya nito na dumaan at dumadaan sa buhay para, di ba, hindi siya i-grab. So, sa iyo ngayon na napapanood mo to, hindi man tayo magkakilala, pero siguro, ano, makinig ka lang, tapusin mo lang itong event na to kasi malay mo, talagang eto na talaga yung sagot sa pagbabago na pinaka-inaasam-asam mo. So, ayan, bukod po sa sasakyan, ang pinaka-nagustuhan ko din dito is na pag-travel ako sa mga iba't-ibang lugar. So, nung mga una, yung mga pangarap kong makapunta ng Palawan, ayan. So, yun yung mga na-experience natin dito sa business. So, ito yung mga panahon na kumikita na ako. So, dito ko na appreciate na ang sarap pala ng negosyo kasi habang kumikita ako, nakakapagpasyal-pasyal pa ako, mas na-experience at mas nakikita ko kung gaano kaganda yung buhay dahil may time freedom at the same time. Yan, so nakaka-experience ako ng mga ganyan na mga experiences. So, pagsuscuba dive na dati hindi ko naman siya na-experience. Nakapunta ako ng mga iba't ibang lugar. Yan, yung Boracay, dati parang pangarap siya. Pero ngayon, mga ilang beses na yata kami nakakapunta ng Boracay. So, parang ano na lang siya, parang palengke. Ang dali na lang puntahan. Ganon. And, nung year na yon, nagsunod-sunod kasi yon, na-awardan ako sa Millionaires Club, nakabili ako ng first car, and nakapunta ako ng first out of the country ko. Ito yung first out of the country ko, Hong Kong. So, nung unang labas, ako palang mag-isa together with EC na mga distributor. So, sabi ko, ang sarap kung meron akong kasama sa susunod. So, yung next ko na punta ng Hong Kong, ayan, nakasama ko na po yung mom. So, yung mommy ko, meron siguro dito may mga loved ones kayo na medyo hindi kayo naiintindihan sa ginagawa nyo. Yung mommy ko po, ito talaga yung pinaka-negative na tao nung nagsisimula ako. Kasi syempre, wala naman yatang nanay na matutuwa na parang tinaguyod mo yung pag-aaral ng anak mo. Kasi na-bankrupt si mommy nung nalugi yung mga negosyo ni mommy nung second year college ako. So, talagang tinawid niya rin talaga para mapagtapos ako ng pag-aaral. Tapos, pagkatapos po mag-aaral, di ba, nag-networking lang ako. So, parang ano, galit na galit talaga siya sa akin. Ang bobo-bobo ko daw, tanga-tanga ko daw, bakit ko daw pinagpalit yung pagiging nurse ko na pwede na daw sana kumita ng malaki abroad dito sa pag-networking. So, yun, buti na lang hindi ako naniwala sa kanya. Buti na lang, matigas yung ulo ko. Buti na lang, pinanindigan ko yung decision ko. Bakit? Kasi kung hindi, hindi sana siya makakapunta ng ibang bansa. First time ng mommy kong makapunta ng ibang bansa dyan at the age of 48 because together of this with mom, business. So, gaano kasarap na
Yun ang mga Same bagay ako na rin hindi po. kayang bayaran ng pera. Yung mga napapa-experience ko sa mga taong importante sa akin. Kasarap mabuhay. Kasi it's just an instrument, di ba? Para magawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin. So, sobrang sarap kasi alam mo yun, yung pagta-travel dito sa empowered consumerism, given na talaga siya na pag nagsipag ka lang dito, kikita ka ng malaki. Bukos wait na lang. Kikita ka ng Wait malaki. lang, May mga guys. libreng travel ka pa. Kagaya niya. Tapos, eto naman yung pangatlo kong punta ng Hong Kong. Ayan, kasama ko pa rin si Pati, tapos yung kapatid. Tapos yung mga tao din na mga pinakaunang naniwala sa akin sa negosyo na to. So, masarap kasi itong mga tao to, dating mga kasabayan ko lang itong mga walang pera din eh. Mga tamang-tama lang din yung pera, kung hindi sakto, zero. Mga ganun yung mga pera namin dati. Tapos, since mga Bisaya kami, taga Cebu, dun kasi ako namulat talaga na mag-network. So, ano, dati pag pumupunta kami ng mga events ng company, talagang pinapangutang pa namin yung pang plane ticket namin para lang makapunta kami dito. Tapos, pag nagsistay kami dito sa Manila, nagre-rent kami ng one bedroom unit na condo, tapos mga 15 kami sa loob. So, imagine. COVID-19, it is a kind of a virus which is generosity, dangerosity. Yes. If you if COVID the virus is a most functional virus in the world that we face today. Even a functional disaster and most valuable disaster in the world is the considered as ourselves. That is COVID-19. Because it's called 19 because the virus age is 19 years old.